Hello po, nandito ko ngayon sa palengke. Mamalengke po ako. Hello. Wait guys. Hello pala mga kitties, nandito ko sa palengke ngayon at check natin ang mga isda. Tawa! Tama nga! Okay. Ma'am, wala siya ma'am. Ngayon ang isda din ha. 240 sa kulay sa dalawa. Ayan, galong go! Ayan, ayan. Favorito ko sa lahat, talong. Ano to? Ang palaya. Kangkong. Sarap ng ano niya. Anong klaseng isda ito, kuya? Pandawal. Tapos, bibili ako ng saging. Ginanggang. Ayan. 10 yung sa akin. Nakailan na ako, kuya? Ilan na lang? Dalawa lang po lang. Ah, okay. Yan ang unang nakatanggap ng yobong. Yobong. Mag-hi ka. Hi, kitties. Hi. Hi, sabi ka. Hi, kitties. Hi, kitties. Nasa bahay na po ako. Kaya, time to eat. Ano bang lunch ko kanina? Loh, tatlo lagi ito. Ah, maliliit. Nakape daw. Please, sis. Kape. May mani pa? Mani, marami po. Tanga. Kaya tayo. Avitus. Avitus. Kaya lang. Yung mga nasa Saudi. Yung kape din yung nakarating dito. Ito ang inamin ko ngayon. Ano na ito yan? Lahat ng ref! Ingay. Masagin dito. Tita! Tita! Ah! Malagyan mo kasi yan ang ano dito, te. Malagyan mo kasi dito ng pagkain. Wala ka. Ngayon kami kape. Kadala ng kapid ko. Tapos ito. Pang sopas. Pero amoy... Di naman talaga amoy ta. Amoy sa... Nabuhusan na ng shampoo. Sige, ito talaga ang amoy ta. Pang spaghetti. Dahil malapit na yung fasting, kami ng anak ko mag-spaghetti na kami kasi mag-fasting na. Kaya mag-spaghetti kami na... Wow, ang daming pasta. Eh, wag na i-ano kasi yung nag-amoy sabon siya, Jay. Hindi, ilipat na lang siya. Ito, hindi ito siya maamoy. Pero ito, nag-amoy sabon. Tayo, matamis pa ta. Ano matamis? Itabon natin. Ilip natin ito. Puro pasta. Marami kaming pasta. Pasta for life. Kasi kami kasi, mahilig kasi kami sa pasta. Kaya hindi kami masyado malaki. Masyado kaming payat.
Kasi hindi kami masyado mahilig sa pasta. Patimpla. Patimpla. Patimpla lang. Ano yung saging na kinain ko? Kain mo lang ka. Oh, trapo. Pwede na ito siya. Ganito na lang ginawa namin, oh, para magsingaw. Kasi yung amoy ng shampoo or ng sabon or ng pabango. Another one. Na ano siya? Na lagyan. Tapos, eto talaga yun. No! Sorry. Eto po, talagang use ito sa, useful ito para ngayong fasting kasi yung anak ko tsaka yung pamangkin ko nagka-fasting. Ewan ko lang. Yung anak ko, sigurado ko mag-fasting. Pero yung pamangkin ko, ambot lang. Ito siya, pag mag, after ng fasting, yung merienda nila, or hindi mo na maka, hindi mo na makakain ng after ng fast, pwedeng ito muna yung gamin, kainin nila. Ano po ito siya? Dates. Pero, yung na-process na dates na may honey or what, mas gusto ko yung dry. Yung walang processed chuba. Oh, mabuti ko siya yun. Kasi, ano, mas masarap yun siya. Okay, can you like clean this? Okay. Tapos, ano to? Chicken. Ah, chicken luncheon. Chicken luncheon meat. So, gamitin namin ito sa fasting din, pang breakfast nila. Salamat, Shopee. Padala po ng kapatid ko na nasa Saudi. Tapos ngayon, chicken luncheon din. Tapos ito din, chicken luncheon. So, pang breakfast pa din nila. Saan? Ganito? O, di na, pang breakfast ninyo. Ano po? Na? Century po na? Ito, dalawang piraso pa dito. Reveal. Tapos, nagpadala din siya ng isang katutak na excuse me. Isang sakong cotton buds kasi para makalinis daw ng cotton buds yung mga anak niya. Ay, ng cotton buds, makalinis ng tenga yung mga anak niya. Dalawa ito. Tapos, hindi ko alam kung anong pinagkaiba ng asukal ng Pilipinas at ang asukal ng Saudi. Fine sugar kasi yan, ma. Meron din man tayong fine sugar, uy. Yung powdered sugar. Pero amoy pa din. My God, ano bang nabuhos? Shampoo? Ayun, lotion. Lotion? Sa labas na menta. I-ano mo siya, magpasok lagi ang amoy sa loob. So, ilipat na to ng lalagyan. Di, may lalagyan pa tayo doon. Babasag. Yung mahaba. Oh, so, ito, dalawa na ilagay mo. Yan po yun. Tapos, ito pa. At least marami man ito, nandoon pang isa. May mga Pringles pa, pero ito lang yung pinatago dito sa akin. Tagatago lang man ako. Tapos tayo nang gagamit. O, si flex ko lang itong aking. Uy, may sugat man si coffee man. Ano pinagawa mo, coffee? Pagdating sa'yo. Coffee, may sugat siya sa liig kasi yung tali niya. Pinipilit niya yan tanggalin. Kaya ayan, sugatan. Uy. Hindi pa yan tuyo ang sugat niya? Ayun, nandito naman ako sa aking mini kitchen. Mini, kasi maliit lang. Ihanok ko po yung pinagayin ko kanina. Ito po, oh, sayote ulit. Sayote. Kung doon ito siya sa ano talaga yung malaking market kung saan nagkakumpara ng mga tinda doon talaga sa main ano lang ito 10 ay 15 lang din ang 15 lang din yung bili ko nito 15 lang din yung presyo nila dito sa akin siguro 15 kasi parang 15 yung kuha ko last times malaki to siya tapos yun dalawa yung binili ko. Tapos, ito as usual, pipino. Tapos, dito sa bahay kasi,
Ang isang ampalaya. Ito ampalaya. Ang isang ampalaya kulang. Ah, actually hindi lang. Kung kami lang ng mga anak ko, tatlo lang kami. Okay na siguro ito, no? Isa, dalawa. Kaso lang yung dito sa kabilang bahay sa nanay ko, may mga kasama na pamangkin ko. Kulang ang isa. Kaya bumili ako ng tatlong ampalaya. Yes, matakaw po kami sa ampalaya. Pita ko, may pita. Tapos, hindi ko natanong kung magkano yung kilo ng talong. Basta nagkuha lang ako ng talong. Pero, kunti lang yung talong. Yung talong malalaki. Matataba ang kanilang talong. 5 lang. 5 lang yung talong ko. Mas malalaki. Pero presko siya. In fairness. Pagka kasi, di ba, pag press ko yung gulay, makita mo sa palengke. Kahit ayaw mo, kahit wala sa plano na bilihin, mabili mo ba kasi masarap siya tignan. Tapos, kasi nga, kahit ganito yung katawan ko, malaki. Last year pa po ako nag-start na hindi nagra-rise. Tapos, syempre, gulay ang pagkain ko. Gulay. Kaya, meron akong alumbati. As always. Favorite. Masarap kasi yun siya sa munggo. Sa lauoy, yung laswa sa Tagalog. Masarap yung alumbati. Tapos, talbos ng kamote. Ihalo-halo ko na yan. Para lang mabusog ako. Tapos, eto. Yung sari-sari. Pero yung itong kalabasa, hindi ko kinakain kasi yung starchy, hindi po siya pwede. Doon sa mga naglo-low carb, hindi pwede. Tapos, yung palang wheat bread, kahit na wheat siya, bread pa din, may starch pa rin siya. Pati yung ginagamit kong wheat wrap para sa shower. No, pala yun siya, mga kitties, hindi siya pwede. So, ang sa akin lang kasi, pwede naman tayo kumain ng masarap, basta no rice, no sweets, tsaka no starch, whatever. Yun yung mga nabili ko kanina. Tapos ngayon, magluto ako ng, yung isda pala. Yung isda. Mahilig po ako sa mahilig ako sa tuna belly, at tsaka yung ulo ng bariles, at tsaka yung buntot. Tapos, isabaw, ihalo dyan sa gulay. Paborito ko po talaga yun. Ipuin ko po yun. Yan. Ito po, hindi nyo makita. Yan yung isda. Ito yung mga buntot. Ito siya, sarap din ito siya sa isabaw. Yung parang laswa din. Wow, ang oil oh. Kita nyo po. Yan. Alam nyo ito, kano to? 360 po yan, ilang piraso. Pero ito, belly, 240 po ito, 5 piraso lang. Pero kasi, sabaw din po yan siya. Sabaw. Alam mo, ito parang hindi na masyado siya presko. Pero ito, presko to siya. Sarap. Yan po yung sabaw ko ngayon. Ayan, yan yung sabawan ko, yung dalawang buntot. Actually, buntot naman talaga siya lahat. Eh. Parte ng buntot. Antayin ko na lang magpula. Wait ha. Ayan po. Luto na ang aking sinabawan. Yes. Kailangan talaga maraming gulay kasi yan lang yung pampabuhay. Yung makabusog sa akin. Ayan po, nandito na po ako sa kwarto. Naantay ko na lang mabakante yung CR kasi maliligo na ako. Naluto na yung aking sabaw, pero hindi na muna ako kakain kasi busog pa ako dun sa saging. So siguro kung hindi ako makakain mamaya dahil busog ako, bukas na lang. Ang importante, naluto ko siya ng presko, yung buntot ng isda. Salamat po! Thank you for watching! See you again next time! Bye po! Paki-like, share, and subscribe po! Hello, Katie Jane! Bye! Oh, magbabay din daw siya. Bye-bye! See you next time! Next time!
time. Thank you for watching. Watching. Bye.